Hi sa inyong lahat, aking mga katribo. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng aking lola Terang. Naganap ito noong panahong nasa high school pa lang daw siya. At magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang mga taong involved sa kwentong ito. Itong si Lola Terang ay nagmula sa pamilyang hindi naman mayaman, pero malakas kumita ng pera. Marami kasi silang pangisdaan, malawak din ang kanilang lupain na tinataniman ng iba't ibang duma, gaya ng kamuting kahoy, mais, gabi at kuryoso. Huwag na po kayong magtanong ha kung ano ang Tagalog noon, dahil hindi ko rin alam ang Tagalog noon. Bagamat sagana sila, ay wala namang ipon ang kanilang mga magulang. Palibhasa, sobrang nasinggero ng kanilang ama. Tuwing uuwi ang kanilang ama galing sa pangingisda, ay siguradong merong malaking inuman ang magaganap sa kanilang bahay na animoy may selebrasyon. Minsan nga ay nagpapakatay pa ng kambing ang kanyang ama para lang gawing pulutan. Palibhasa, malaking pangisdaan ang meron sila. Iyong nangangailangan nang hindi bababa sa 10 tao. Kaya kung makahuli naman ay talagang bumabaha ng isda. Dahil doon, kaya naman naging kilala ang pamilya nila sa lugar. Halos karamihan din ng mga taong mangingisda sa kanila ay naging tauhan ng kanyang ama. Isa nga sa naging tauhan nila ay ang tatay ng naging kaibigan ni Lola na si Ophelia. Dahil sa palagi ring nasa bahay nila si Ophelia, kapag naghihintay sa pagdating ng ama nito, kaya naman naging mag-best friend na rin sila sa katagalan. Kahit kapag nasa paaralan, ay sila pa rin ang palaging magkadikit. Nasa 3rd year high school na raw sila noon, nang may nalipat na isang guro sa kanilang lugar. Guwapo ang guro na iyon, medyo mapayat ang pangangatawan, pero matikas ang tindig at matangkad rin. Napapansin daw ni Lola Terang na madalas siyang kausapin noong guro. Kapag bumibili rin ito ng merienda, ay binibilihan rin sila ng kanyang kaibigan na si Ophelia. Inisip niyang araw noong una na baka kursunada siya ng guro at balak ligawan, kaya pinipilit na mapalapit sa kanila. Hanggang sa kinausap siya noong guro ng masinsinan, na ang akalang araw ni Lola na magpapaalam sa kanya na aakyat ng ligaw, pero iyon pala ay puro tungkol kay Ophelia ang itatanong, kung ilang magkakapatid at kung meron na ba itong kasintahan. Kahit medyo nadismaya, ay ibinigay pa rin ni Lola ang mga impormasyon na itinatanong ng guro. Hanggang sa hindi kalaunan ay nagkausap na ng sarilinan iyong si Ophelia at ang guro nila na si Sir Federico o Iko sa Palayaw. Nakikita raw ni Lola na masaya si Ophelia na palaging nakakasama ang guro. Kahit pa nga patagulang, dahil bawal din naman iyon. Hindi kalaunan ay sinabi ni Ophelia kay Lola na magkasintahan na nga raw sila nitong si Iko. Hindi na iyon ikinagulat pa ni Lola, dahil alam niya naman na may gusto rin doon si Ophelia. Idagdag pa na hindi naman mahirap magustuhan ang lalaking iyon, dahil malinis manamit at napakapormal kumilos. Kapag may mga araw na walang pasok, ay palaging naroon sina Lola at Ophelia sa tabing dagat na nag-aabang sa pagdating ng kanilang mga ama sa pangingisda. Doon na raw na ikwento ni Ophelia na madalas silang magkita ni Iko ng gabi. May inuupahan kasi iyon na isang magandang bahay. Pag-aari iyon ng mayamang pamilya na nasa abroad na, tapos may isang kamag-anak na lang ang nag-aasikaso. Pinaupahan na lang din iyon para naman may tao palagi at hindi rin daw mabubulok ang bahay. Ayon pa sa kwento ni Ophelia, kapag naroon daw siya sa bahay ng kasintahan, ay palaging walang ilaw na nakabukas. At kahit minsan,
Hindi rin siya nito inayang kumain. Palagi lang silang nagsasalo sa katawan, pero hindi pa rin naman nila ginagawa iyong isang bagay. Puro lang daw halikan. Pero ang madalas niyang mapansin na habang hinahalikan siya ng guro, ay palaging may naglalasang kalawang sa kanyang bibig. Madalas rin daw nasusugatan ang kanyang dila at labi. At parang uhaw na uhaw ang guro na iyon na sipsipin lahat ng dugo niya na humahalo sa laway. Noong una, ay wala naman daw inisip na masama si Lola dahil baka style lang iyon ng lalaki para maging kakaiba ang bawat tagpo nila ni Ophelia. Hanggang sa napansin ni Lola na madalas na raw na nagsusuka at nahihilo ang kanyang kaibigan. Diniretso niya naman itong tanungin kung buntis ba ito. Ang sabi naman ni Ophelia na papaano siyang mabubuntis, iwala pa namang nangyayari sa kanila ni Iko. Puro lang pagsasalo sa katawan at wala talagang ipinapaso. Nakakahiya man daw aminin, pero siya mismo ay gusto na rin maranasan ang bagay na iyon. Pero palaging sinasabi ni Iko na may tamang panahon para doon. Inisip na lang nila ni Lola at Ophelia na baka maginoo lang talaga ang lalaki. At iniingatan ang dangal ni Ophelia. Noong makapagtapos sila ng high school, ay bigla na lang nagkasakit itong si Ophelia. Nangayayat at namumutla na tila ba maraming dugo ang nababawas sa katawan. Doon na rin daw nagsimulang umakyat ng ligaw iyong si Iko. At ilang buwan lang ang lumipas ay hiningi nito ang kamay ni Ophelia upang maging kanyang kabiyak. Nagulat naman daw ang mga magulang ng kanyang kaibigan at nagtaka kung bakit sa ganoong pagkakataon pa ito na nagpresenta ng kasal. Lalo pa at hindi naman maganda ang itsura ni Ophelia gawa ng pangangayayat at panghihina. Ang sabi naman daw ng lalaki na kapag ikinasal na sila ni Ophelia ay dadalhin niya ito sa mainland Samar upang ipagamot. Sasagutin niya lahat ang gastos. Wala nga raw nagawa ang mga magulang ni Ophelia. Wala naman silang makita pang dahilan upang tumutol. Gusto rin naman ni Ophelia ang lalaki. Pero ang hindi alam ng mga magulang nito na matagal lang magkasintahan ang dalaga at si Iko. Ikinasal nga daw ang dalawa sa mayor. Pero hindi agad dinala ng lalaki si Ophelia sa mainland upang ipagamot. Hihintayin pa raw kasi ang pagtatapos ng school year para bakasyon. Isang araw, naisipan daw ni Lola Terang na dalawin si Ophelia sa bahay noong lalaki kung saan sila nakatira upang hatiran ito ng sariwang isda. Tinawag niya ang pangalan ng kaibigan noong naroon pa lang siya sa may tarangkahan pero walang sumasagot. Kaya naisip niya na baka nagpapahinga ito. Alam niya naman daw kasi na wala sa ganung oras si Iko dahil oras pa iyon ng klase. Pumasok na lang daw siya sa gate dahil hindi naman iyon nakalak. Diretso siya naglakad papunta sa harapang pintuan at doon muli nagtawag ng pangalan. Pero walang nagbubukas ng pinto. Kaya naisipan niyang umikot sa may kusina. Plano niya kasing isabit na lang doon ang dala niyang isda. Nakita niyang meron pala doong maliit na tangkal o iyong kulungan ng baboy at may isang biik ang naroon. Hindi niya naman daw nabalitaan na nag-aalaga ng baboy iyong si Iko. Hindi niya nalang pinansin at naghanap na lang ng mapagsasabitan noong isda nang marinig niya ang boses ng kaibigan. Terang, ikaw ba yan? Ophelia, nandyan ka pala? Sigaw pa raw ni Lola. Oo, nakatulog ako eh. Nangihina pa rin kasi ako. Siya nga pala, ipinagdala kita ng sariwang isda. Ipaluto mo na lang kay Iko ng sinabaw para makahigop ka naman ng sariwang sabaw ng isda. Nagpasalamat naman daw ang kaibigan tapos nagkamustahan sila. Ang sabi nga ni Ophelia
na hinihintay na lang ni Iko ang bakasyon at pupunta na sila sa mainland Samar para ipagamot siya. Makalipas ang halos isang oras ng pag-uusap, ay merong nagtaupo sa gate ng bahay. Kaya napasilip si Lola at Ophelia doon. Dalawang lalaki iyon na may pasan na dalawang sako. Sabi daw ni Ophelia na tumuloy na lang ang mga iyon at ilagay na lang sa likuran ng bahay. Tinanong naman ni Lola kung ano iyong nasa sako. Ang sabi naman ni Ophelia, mga biik daw. Nagtaka raw si Lola dahil bakit mag-aalaga pa ng baboy, iisang buwan na lang mahigit ay aalis na sila upang magpagamot. Sino ang mag-aalaga ng mga biik na iyon kapag umalis sila? Ilang saglit pa ay nagpaalam na raw si Lola sa kaibigan na uuwi na. Hapon na kasi at marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay. Muling nagpasalamat si Ophelia sa paghatid niya ng sariwang isda. Pagkalabas ni Lola ng bakuran ay nakasalubong niya naman ang isa niya pang kaklase na matagal niya na rin hindi nakakausap. Kaya saglit silang nag-usap sa unahan lang din banda ng bahay nila Ophelia at Iko. Ilang saglit pa ay dumaan sa harap nila iyong dalawang lalaki na naghatid ng biig. Nakita ni Lola na dala ng isa sa mga lalaking iyon ang isdang nakatuhog na inihatid niya kila Ophelia. Kaya tinawag niya ang mga ito. Nung, magkano benta niyo noong biig? Sinabi naman daw noong lalaki ang presyo. Magbababuyan ba si Iko? Kaya siya nagpa-deliver ng biig? Tanong niya pang muli. Sumagot naman daw ang lalaki. Hindi ko alam, Neng. Basta buwan-buwan ay naghahatid kami ng anim na biik sa kanila. May paggagamitan raw. Napatango-tango na lang daw si Lola. Tapos tinanong niya na lang kung saan nabili iyong isda. Ang sabi naman noong lalaki na binigay daw sa kanila iyon ni Ophelia. Nasusuko daw kasi ito kapag nakakaamoy ng isda. Matapos iyong sabihin ay umalis na rin agad ang dalawang lalaki. Nagtaka raw si Lola dahil papaanong masusuka sa isda si Ophelia e lumaki ito sa tabing dagat at sanay sa pag-uulam ng isda araw-araw. Sinabi ni Lola na mukhang meron daw talagang kakaibang nangyayari pero hindi niya naman alam ang kanyang gagawin para alamin iyon. Noong matapos na ang school year, ay umalis na ng lugar nila sina Iko at Ophelia. Isang buwan lang mahigit ang lumipas, ay nakabalik din naman agad ang mga ito. Ibang-iba na raw ang itsura ni Ophelia, lalo itong gumanda at naging buhay na buhay ang kulay. Hindi na matamlay. Ang sabi, gumaling na raw ito sa sakit. Magmula noong makabalik ang dalawa mula sa mainland, ay doon na rin nagsimula ang mga kakaibang kaganapan sa kanilang lugar. May mga nakakakita kay Ophelia sa alanganing oras at sa lugar na hindi mo aasahan na makikita mo siya doon. Siyempre, dahil sa pagiging paranoid ng mga tao, kaya agad kumalat ang balita na aswang ang mag-asawang Ophelia at Iko. Pero walang makakapagpatunay. May mga tinatambangan daw ng malaking baboy o di kaya mabangis na hayop. Tapos nakikitang papunta sa bahay nila Ophelia ang takbo kapag hinahabol. Maging si Lola ay minsan na rin nakita si Ophelia sa tabing dagat ng gabi. Pero ang labis niyang ipinagtataka dahil bigla na lang daw iyong nawala. Imposible naman na mabilis na makalayo dahil mahirap maglakad sa malambot na buhanginan. Hindi na rin daw niya noon maaya na kumain ng manggang hilaw na isinasawsaw sa asin ang kaibigan na dati naman ay madalas nilang ginagawa. Taon din ang lumipas. Nabuntis si Ophelia. Hindi raw iyon lumalabas ng bahay kaya si Lola na lang ang dumadalaw sa bahay nito at pinagdadalan siya ng iba't ibang mga prutas. Kahit pa nga marami na siyang napapansin na kakaiba sa kaibigan,
gaya ng hindi ito tumititig ng diretso kapag kausap at naging ilag na rin sa mga tao. Makalipas pa ang ilang mga buwan ay napansin ni Lola Tirang na hindi na buntis si Ophelia. Kinamusta niya raw ito at tinanong kung kailan nanganak. Ang sabi naman noon na nakunan daw siya. Sadyang ipinagtaka iyon ni Lola kasi papaanong hindi nila nabalitaan. Tsaka makukunan pa ba ang nasa ikawalong buwan pataas? At bakit hindi man lang nila nabalitaan na nagkaroon ng emergency o kahit ang paglibing nito sa sanggol? Hindi raw nagpaliwanag si Ophelia at ang sabi, si Iko lang din ang nagpaanak sa kanya at inilibing lang nila ang bata sa likod ng bahay. Ibinilin daw ni Ophelia na huwag nang ipagkalat ni Lola ang mga sinabi niya rito. Kaya inilihim na lang din iyon ni Lola. Ang mga magulang naman ni Ophelia ay nagtataka na rin. Pero hindi naman nila makausap ang anak. Masyado na iyong mailap sa tao. Hindi na rin sila pinapapasok ng bahay kapag dinadalaw nila. Kaya nga, kay Lola na lang sila nagtatanong. Noong uminit na ang kwento tungkol sa aswang na madalas mamataan at nambabagat, ay bigla na lang daw umalis sa lugar nila si Iko at Ophelia. Makalipas ang 2 taon mahigit bago pa ito bumalik, nabili na rin ng mga ito ang bahay na dating inuupahan ni Iko. Dahil sa walang anak at nakakaangat sa buhay, kaya nag-alok daw iyon sa mga pamangkin na aampunin at pag-aaralin. Dahil sa wala naman talagang kakayahan para makapagpaaral ang mga kapatid ni Ophelia ng mga anak, kaya pumayag ang mga iyon. Bali, 4 na pamangkin ang pinag-aral ng mga iyon, 3 babae at 1 lalaki. Pansamantalang nanirahan sa mainland sina Ophelia at Iko kasama ang 4 na pamangkin. Noong magbalik nga ang mga iyon sa lugar, ay halos magkakahalintulad na sila ng asal. Parang lumalayo na sila sa tao. Nakapagtapos din naman ng kursong kinuha ang 4 na pamangkin. Merong kumuha ng kursong education at naging guro kalaunan. Ang hindi maipaliwanag ng mga tao sa kanila ay ang pagdami ng mga naaaswang na mga buntis. Tapos napakarami na rin naririnig na rumurondang aswang gabi-gabi. Ang sabi ng albularyo sa lugar na ang pamilya nga ni Iko ang aswang. Hindi naman nila magawang paratangan ng harap-harapan dahil una, wala namang matibay na ebidensya. Pangalawa, isa iyong kagalang-galang na guro. Kaya sino naman ang mga ngahas na kumumpronta ng walang basihan? Dahil na rin, sa tulong ng albularyo sa mga tanod, ay may nasukul silang aswang. Malubha raw ang lagay noon at ang sabi pa ng albularyo na siguradong mamamatay na iyon. Madaling araw daw noon ay umalis sa lugar nila ang buong pamilya nila Iko at Ophelia. Tapos noong bumalik ay hindi nakasama si Iko. Ang sabi, namatay na daw at inilibing doon sa Samar. May malala raw kasi iyong sakit sa baga dahil sa labis na paglanghap ng alikabok ng chok. Iyong mga hindi nakakaalam sa issue ay sobrang nanghihinayang dahil isang ang magaling at kagalang-galang na guro iyong si Iko. Pero ang mga tanod at ang albularyo ay naging masaya dahil alam nilang nabawasan na ang aswang sa lugar. Tanging si Ophelia ang naiwang mag-isa sa bahay nila ng ilang taon dahil nagtungo sa Maynila ang 4 na mga pamangkin. Ayon pa sa mga magulang noong 4, hindi na nila kilala ang kanilang mga anak. Mas itinuturing pa noon na tunay nilang magulang si Iko at Ophelia kaysa sa kanila. Noong bumalik ang 4 sa lugar, ay may mga sinasabi na rin ito sa buhay. Mga nakapagtrabaho na rin kasi sa Maynila. Kalaunan ay naging guro sa lugar ang isa. Sa munisipyo naman ang 2.
tapos naging konsehal ng bayan ang isa. Kaya natahimik na lang ang mga haka-haka dahil sino ba naman ang kakalaban sa kanila e naging maimpluwensya na at mayaman. Mula noong magbago na ang kaibigan ni Lola ay hindi na rin sila nagkakausap kasi wala naman daw tanong na sinasagot ito. Tapos bigla na lang ding aalis at ang weirdo na rin ng asal. Ang sabi ng albularyo na si Ophelia at ang apat na ampon ay pare-pareho nang nahawaan ng pagkaaswang. May mga nakakita na rin sa kanila sa alanganing oras na nagliliwanag ang mga mata na kulay pula. Pero wala naman silang inaatake. Siguro talagang na-train sila ng mabuti ni Iko upang makontrol ang kanilang pagkaaswang at magawang makipaghalubilo sa lipunan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Ayoko nang magbigay pa ng ibang detalye dahil gaya ng nabanggit ko, may impluwensya na silang pamilya at buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi ko nga lang alam kung ilang taon na iyong si Ophelia. Kasi kung titignan, ay parang kasing edad lang siya ng nanay ko. E si Lola ko nga ang kasabayan niya at naging kaklase pa talaga. Sana ay inyong nagustuhan ang kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.